Asenso. Umaasenso na. Ang pagronda. Mula sa Rain Podcast Center Manila. Rumoronda na sa buong bansa ang asenso sa pamamagitan ng DWPR Dagupan, DZRL Batac Ilocos Norte, DZBS Baguio, DZTC Tarlac, DZLT Lucena, DZYM Mindoro, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DZKI Iriga, DYRL Bacolod, DYKB Bacolod, DYRB Cebu, DYKC Cebu, DYRM Dumaguete, DXOW Davao, DXKT Davao, DXCO Cagayan de Oro, DXKO Cagayan de Oro, DXGS General Santo, DXDX General Santo, DXJM Butuan, DXOC Ozami, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga City. Rumoronda din ang pag-asenso sa buong mundo sa pamamagitan ng www.rain.com.ph rain.com.ph. Ito ang pinagsanib na puwersa ng RPN Radio Ronda, Radio Corp Radio Asenso Nationwide. Nagpapa-asenso sa lahat ng Kapinoy sa buong bansa at sa lahat ng Kapinoy san mang panig ng mundo. Ito ang Rain Ronda Asenso Internet Network. Umuulan ng inspirasyon at impormasyon tungo sa pag-asenso. Mula sa Rain Podcast Center Manila, rumoronda na ang pag-asenso sa buong Pilipinas at buong mundo. Ito ang Rain Ronda Asenso Internet Network. R-A-I-N. Rain. Pass.
narito na ang inyong katuwang sa paglago ng inyong negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Asenso Agri-Negosyo. Asenso Agri-Negosyo. Mga makabuluhan at hitik na impormasyon na siguradong swak sa inyong pagkabuhayan. Asenso Agri-Negosyo. Asenso Agri-Negosyo. Asenso Agri-Negosyo tuwing Lunes hanggang Biyernes dito sa RAIN, Radyo Asenso Internetwork at simulcast sa lahat ng Radyo Asenso stations nationwide. Asenso Agri-Negosyo. Agri na, asenso pa. Ang negosyo mo sa Asenso Agri-Negosyo. At ngayon, inihahatid namin sa inyo mula sa Radyo Asenso ang Asenso Agri-Negosyo. Asenso. Asenso. Agri-Negosyo. Asenso. Agri-Negosyo. Kasama si Mr. Asenso. Francis. Francis Gandona. MJ Rivera. Asenso. Asenso. Agri-Negosyo. Agri-Negosyo. Asenso. Asenso. Agri-Negosyo. Asenso. Agri-Negosyo. Kasama si Mr. Asenso. Francis. Francis Gandona. MJ Rivera. Asenso. Asenso. Agri-Negosyo. Agri-Negosyo. Siyam na minuto na makalipas alas 5 ng umaga. Good morning, Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala po dito sa Radyo Pilipino Manila News Center. Tayo po ngayon ay sa bayan ang napapakinggan sa lahat po ng mga himpilan ng Radyo Pilipino, 1FM at RPN Radyo Ronda sa buong Pilipinas. Kaasenso, araw na po ngayon ng Lunes, petsa 9 na po sa buwan po ng Marso, taong 2020 po. Happy birthday sa lahat po ng mga kaibigan po natin na nagdiriwang ng kani-kanila pong mga karawan sa araw po na ito. Kamusta po tayong lahat? Ano po yung ating mga pinagkakabalahan sa mga oras na ito? Good morning sa mga kaasenso po natin, mga mangisda, mga estudyante, mga magsasaka, sa lahat po ng mga kaibigan po natin, mga driver, at sa mga negosyante at sa mga nag-opisina. Welcome, Kapinoy, kaasenso sa atin pong palatuntunan, Asenso Agri-Negosyo. Tayo po'y magkarinigan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. At sa pangalan po ni kasamang Francis Cardona, ako naman po ang inyong lingkod, MJ Rivera. So, ngayon po mga kaasenso, ano, ay problema pa rin po natin. Ito po nga kumakalat pa rin na Africa na swine fever. At ngayong araw ay pag-uusapan natin, ano, para sa kabatiran ninyong lahat. Ano ba itong mga uri ng virus? Kasi pag sinabi natin Africa na swine fever, akala natin isa lang yun. Pero iba-iba po yan mga kaasenso. So narito po yung apat na uri ng African swine fever na maaring makuha ng mga baboy o maaring makapinsala sa inyo pong mga alagang baboy. Una po dyan mga kaasenso, ito pong tinatawag na pera cute. O parang pera cute. Ito ang tawag sa uri ng ASF kapag ang baboy ay mayroong mataas na lagnat at pagkawala ng ganang kumain. Sa mga kasong ganito, madalas na walang nakikitang ibang sintomas, subalit maaring makapatay ito ng baboy sa loob lang po ng 1 hanggang 3 araw. So ulitin po natin mga kaasenso, ha, yun po yung tinatawag na paracute. Ito pong pagkakaroon ng mataas na lagnat at pagkawala ng ganang kumain ng inyong mga alagang baboy. So, obserbahan nyo, kapag napansin nyo po na ganun po yung ikinikilos or sintomas ng inyong mga alagang baboy, ibig sabihin ay kabilang siya sa paracute. Ito namang acute, uri ng ASF na ito ay maaring makapatay sa baboy sa loob po ng 6 hanggang 20 araw. Malalaman na ang baboy ay mayroong acute form ng African swine fever kapag ito po ay mataas ang lagnat
pagkawala ng ganang pakumain, pamumula ng balat, pagsusuka at pagdudumi, ang kabuang porsyento ng mga namamatay sa anyong ito ay maaring umabot sa 100% mga Kapinoy. At kabilang pa rin po dyan itong subacute. Lahat may cute, ano? Subacute, ang uri na ito ay nanggagaling sa mga mas mahinang uri ng ASF virus. Mas matagal lumabas ang mga sintomas tulad ng pagkabawas ng timbang, lagnat, taas-baba, kahirapan sa paghinga at pagkamatamlay. Ang kabuang porsyento ng mga namamatay sa mga anyong ito ay mas mababa, ngunit naglalaro ito sa 30-70% mga kaasenso. At ito po yung isa, no, yung chronic. Ang chronic na uri ng ASF ay may tuturing na pinakamatagal magpakita ng sintomas dahil lumalabas lamang ang mga ito sa loob ng 2-15 buwan. Ang mga sintomas nito ay pagkabawas ng timbang, lagnat, chronic skin ulcer at arthritis. Ang uring ito ang pinakamababang pasilidad o posibilidad ng pagkamatay. So, ibig sabihin mga kasenso, ito pong pinaka-delikado, ito pong peracute. Kasi sa loob lang po ng 1-3 araw ay maaari pong mamatay ang iyong mga alagang baboy at sinundan nga po ng acute na pwedeng makapatay din ng 6-20 araw mga kasenso. So yan po mga kaibigan, ano, kapag nakitaan nyo po ng ganong sintomas na banggit natin kanina, yung pong mga alagang baboy, ibig sabihin ay mayroon na po silang African swine fever or maaring magkaroon mga kasenso. So maaring magkaroon ng impeksyon ng mga katawan ng alagang baboy sa mga sumusunod na paraan. Una, pagpapakain ng kontaminadong pagkain sa mga alagang baboy. Ito ay dahil ang ASF virus ay maaring makuha ng baboy sa kanyang kinakain. Kaya nga mga kasenso, no, inirekomenda na bawal munang o ipinapayo na huwag munang pakainin ng mga pagkaing baboy yung mga matira-tirang pagkain ng inyong mga alagang baboy kasi nga po may posibilidad na baka mahawa ito sa kanyang mga kinakain. Pwede rin na mga kagat ng mga garapata, kuto at langaw maaring magdala ng ASF virus ang mga nasabing peste at ito ay pwedeng maipasa sa mga malulusog na baboy mga kasenso. At pagbabakuna gamit ang kontaminadong siring, maaari rin nga maipasa ang virus kung ang sirings o ang hiringgilyang ginamit ay galing sa baboy na may sakit. So ayun, minsan kasi 'di ba yung mga ginagamit na gagamitin pa rin para makatipid. So isa din po pala 'yon mga kasenso, no, sa magiging dahilan na kung bakit ay maaring mahawaan ng isang baboy. Siyempre, paggamit po ng mga kontaminadong aparato tulad ng gunting, lagari, sipit at maraming iba pa posibleng makahawa ng African swine fever kapag ang baboy ay inupirahan gamit ang mga kontaminadong aparato galing sa baboy na mayroon ng sakit. Pagsali ng mga nahawaang baboy sa kawan, ang ASF virus ay maaaring maipasa ng may sakit na baboy sa pamagitan ng ihi, dumi at ang kanyang suka. So, alamin po natin mga kaasenso yung sintomas kung ang iyong baboy ba ay kontaminado na ng African swine fever. Ang mga sintomas ng African swine fever ay malapit sa tinatawag na classical swine fever at ang dalawa ay napag-iiba lamang
sa uri ng virus na nagdudulot ng mga ito. Ang mga sintomas na kadalasang nakikita sa mga baboy ay ang mga sumusunod. Una, mataas na lagnat. Pangalawa, pamumula at pagsusugat ng balat. Pangatlo, pagkawala ng ganang kumain. Pang-apat, pagkahina ng katawan o pagkalamya. Panglima, pagdudumi, pagsusuka, pag-ubo at kahirapan sa paghinga. Parang nga tao din, mga kasenso, no? Minsan kapag tayo po ay dinapuan ng isang karamdaman na tayo po ay nilalagna, tayo po ay nahirapan na huminga, nagsusuka, inuubo. So ganun din po yung baboy. At kapag yung mga sintomas na yan ay nakita nyo sa inyong mga alagang baboy, may posibilidad na yan po ay mayroon na pong African swine fever. Kaya nga mahalaga, no, na tumawag tayo ng mga veterinaryo sa inyong pong mga lugar. Mamaya, mga kaasenso, ha, abangan nyo po ang ating hog racing tips sa araw na ito. Talakayin po sa atin ni nakasamang Francis Cardona at Dr. Eugene Minting, atin pong BMX Super Vet, kung ano ba yung tamang pagpapakain sa ating mga alagang baboy upang mapanatiling maging malusog. Abangan nyo po yan mamaya sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan. At kung mayroon pa tayong oras, ay muli nating tatalakayin itong ipagpatuloy natin, no, yung tungkol pa rin po sa African swine fever, dahil napaka-importante ngayon na matutukan natin, dahil palala po ng palala ang sitwasyon. Bagamat nakokontrol sa ibang mga lugar, pero may mga lugar talaga na ang dami pa rin na nahawaan ng African swine fever. Alas 5:19 ang ating oras. Magbabalik pa pong ating palatuntunan makalipas lamang ang ilang paalala. Umuulan ng inspirasyon at impormasyon tungo sa pag-asenso. Mula sa Rain Podcast Center, Manila. Rumoronda na ang pag-asenso sa buong Pilipinas at buong mundo. Ito ang Rain Ronda Asenso Internetwork. R-A-I-N. Rain. Rain. Bilis na ki. Nagis na ba? Oh, bakit yung tinigil? Sa pagpapalaki ng baboy, dapat ituloy-tuloy ang BMEG Premium Hog Feeds hanggang Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus technology, kaya mas mabigat at manipis ang taba ng baboy sa panahon ng pagbenta. Oh, ituloy natin, ha? Bilis na kita, bilis na ba? BMEG, bilis kita! Tuloy-tuloy ang BMEG Premium, tuloy-tuloy ang kita! Para sa mga inahin at pullets, mag BMEG Integra 4000. Now with improved and better formulation. Mas maraming fertile eggs, mas maraming sisiw versus previous formulation. BMEG Integra 4000. Iba ang laking Integra. Struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah.
Agri-negosyo. Asenso. Agri-negosyo. Kasama si Mr. Asenso. Francis Cardona at MJ Rivera. Asenso. Asenso. Agri-negosyo. Agri-negosyo. Patuloy po tayo mga ka-asenso. Oras po natin sa buong Pilipinas. Alas 5.24 na po ng magandang umaga. At ngayon po ay dumako na po tayo sa ating hog racing tips sa araw na ito. Tatalakayan po sa atin na Dr. Eugene Minde, ang ating pong bimig super vet at kasamang Francis Cardona, kung paano po pakainin ano, yung ating pong mga alagang bake. Yung tamang pagpapakain ng mga ka-asenso para mapanatiling malusog at magiging maganda yung kanilang paglaki. Narito na po ang ating hog racing tips sa araw na ito. Magandang araw mga kapinoy! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang wastong pagpapakain sa mga alaga nating biik upang matiyak na malusog at magandang paglaki ng ating mga alagang biik. Makakasama natin ang ating BMEG Super Vet na si Doc Eugene Mende, isang US-trained animal healthcare expert. Magandang araw mga ka-BMEG. Ang mga biik ay pihikan sa pagkain dahil hindi pa sila sanay kumain ng solid feeds dahil pinakaangkop pa rin na source of nutrients ang gatas ng inahin. Upang matulungan ang mga biik na maging malusog at maganda ang pagtubo, hindi dapat ito pinipigilan sa pagkain. Bigyan sila ng produktong specialized para sa mga biik. Ang bagong BMEG Premium Super Biik, the only piglet booster feeds plus milk formula with Bansot Buster Nutrients. Ito ay may improved formulation na may milky flavor kaya siguradong magugustuhan ng ating mga alagang biik. Tumutulong ito sa pag-iwas sa pagkabansot dahil ito ay first, formulated base sa nutrients ng gatas ng inahin. Pangalawa, may mataas na energy, amino acids, vitamins at minerals na kailangan ng mga biik. Pangatlo, ito ay may highly digestible ingredients para siguradong mas maganang kumain at nagagamit ng tama ang mga nutrients. At pang-apat, ito ay may depensa laban sa scouring at iba pang infections. Ihalo lamang sa maligamgam na tubig ang BMEG Premium Super Biik. Ilagay ito sa dede ng inahin o sa mga bibig ng biik para malasahan nila yung milky flavor nito. Dahil masarap, hahanap-hanapin nila ito. Ilagay ito sa malinis na lalagyan o yung kanilang feeders. Pakunti-kunti lang ang pagbibigay ng pagkain para laging fresh ang nakakain ng ating mga biik. Ipakain ang BMEG Premium Super Biik Booster plus Milk Formula mula day 5 to day 35 at bigyan ng 100 to 250 grams kada araw. Sa BMEG Premium Super Biik, biik pa lang, bilis laki na at iwas bansot ang mga alaga. Kaya tuloy-tuloy ang pag-asenso. Kasabay ng pagpapakain ng bagong BMEG Premium Super Biik Booster Plus Milk Formula, bigyan din sila ng mga suplemento mula sa San Miguel Animal Healthcare. Upang maging masigla ang mga biik, painumin siya ng Doxylin Gold Premium mula sa San Miguel Animal Healthcare. Ito'y available sa 5-gram sulit pack, 12 pesos lang. Ang Doxylin Gold Premium ay may essential antimicrobial components na kayang-kayang patayin ang mga bakterya. Ito ay may essential vitamins at pampaganang kumain at nagsisilbing immunity builder laban sa mga sakit.
Ang kombinasyon ng doxycycline at thiamoline ang ideal synergistic combination na may pinakamalawak na capacity to kill disease-causing bacteria sa ating mga alagang biik. Ihalo lang ang isang sachet ng Doxylin Gold Premium sa isang galong tubig at ipainom sa kada 10 biik. Ulitin ito sa loob ng 5 araw para makompleto ang preventive medication at maproteksyonan ang mga biik laban sa pagkakasakit. Kung mas preferred nyo naman ang injectable multivitamins at antibiotics, available na po muli ang ating Norovit at Alamycin LA. Ang Norovit ay may vitamins A, D, E at B complex. Mayroon din itong energy booster at immunity builder upang malayo sa sakit ang inyong mga alagang biik. Magturok lamang ng 2 ml sa bawat 10 kilograms na timbang ng mga biik. Maaari rin tayong magturok ng Alamycin LA, isang effective antimicrobial injectable laban sa scouring at general infections. May 20% oxytetracycline, kaya isang turok lamang ng 1 ml ng Alamycin LA ang kailangan sa bawat 10 kilogram na baboy o bagong walay ng mga biik. Mas matagal ang bisa dahil sa long-acting technology para less stress at gastos. Sa panahon ng tag-ulan, mainam na mabigyan ang ating mga alagang biik ng natatanging weather stress master combination para maging malakas at may layo sila sa sakit. Maghalo lamang ng isang sachet ng Elec V at Multi V sa isang galong tubig at ipainom sa inyong mga alaga tuwing stressful ang panahon. Ang Elec V ay electrolytes booster na nakakatulong laban sa dehydration at kawalan ng ganang kumain. Ang Multi V naman ay high quality multivitamins na pampalakas resistensya at pampalusog sa inyong mga alaga. Para sa iba pang practical tip sa hog raising, ilike lang ang ating BMEG Premium Hog Raising Facebook fanpage or bumisita sa ating BMEG website. Sa wastong pag-aalaga ng baboy at sa paggamit ng BMEG Premium Super Beak Booster Plus Milk Formula at mabisang gamot mula sa San Miguel Animal Healthcare, mas malakas at healthy ang mga biik, kaya mas malaki ang kita. Tuloy ang asenso sa pagbababoy. Diris laki sa BMEG, Asenso Pinoy. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng BMEG Premium Super Biik with Bansut Buster Nutrients. Biik pa lang, bilis laki na. Hog Raising Tips. Okay mga ka-asenso, yan po yung ating Hog Raising Tips sa araw na ito. Hatid pa rin po sa atin ng BMEG at syempre maraming salamat kay Dr. Eugene Minting, atin pong BMEG Super Vet, at kay kasamang Francis Cardona. Oras sa buong Pilipinas, alas 5.31 na po ng magandang umaga. Magbabalik pa pong ating palatuntunan makalipas lamang ang pagpapakilala ng atin pong mga himpilan sa buong Pilipinas at ng ilang paalala. Rumoronda na ang asenso. Umaasenso na ang pagronda. Mula sa Rain Podcast Center Manila, rumoronda na sa buong bansa ang asenso sa pamamagitan ng DWPR Dagupan, DZRL Batac Ilocos Norte, DZBS Baguio, DZTC Tarlac, DZLT Lucena, DZYM Mindoro, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DZKI Iriga, DYRL Bacolod, DYKB Bacolod, DYRB Cebu, DYKC Cebu, DYRM Dumaguete, DXOW Davao, DXKT Davao, DXCO Cagayan de Oro, DXKO Cagayan de Oro, DXGS General Santos, DXDX General Santos, DXJM Butuan, DXOC Ozami, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga City. Rumoronda din ang pag-asenso sa buong mundo sa pamamagitan ng www.rain.com.ph rain.com.ph. Ito ang pinagsanib na puwersa ng RPN Radio Ronda, at Radio Corp Radio Asenso Nationwide. Nagpapa-asenso sa lahat ng Kapinoy sa buong bansa at sa lahat ng Kapinoy san mang panig ng mundo. Ito ang Rain Ronda Asenso Internetwork.
ako, Maring Mena. Nasusunog ang bahay ni na Maring Esther. Oh, Diyos na mahabagin. Paano nangyari yun? Ayon sa mga bumbero, Mari, nababaya ang kandila daw ang dahilan ng sunog. Tulong! Talungan niyo kami! Nasa loob ng bahay, mga anak ko! Mga anak! Tulong! Ngayong panahon ng tag-init, upang makaiwas sa sunog, patayin ang mga ginamit na kantila o kasira bago matulog. Ingatang hindi maabot ng mga bata ang mga bagay na madaling pagmula ng sunog tulad na lamang ng gasolina, lighter, posporo at maraming iba pa. Huwag itatapon ang upos ng sigarilyo sa basurahan. Kung maari, maglagay ng ashtray sa inyong tahanan kung may naninigarilyo at siguraduhin nakapatay ito bago itapon. Iwasan din ang pagsaksak ng maraming mga appliances sa isang outlet ng kuryente o ang tinatawag na octopus connection. Basta't may kaalaman, ang sunog ay maiiwasan. Bilis na ki, nagis na ba? Oh, bakit yung tinigil? Sa pagpapalaki ng baboy, dapat ituloy-tuloy ang BMEG Premium Hog Feeds hanggang Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus technology, kaya mas mabigat at manipis ang taba ng baboy sa panahon ng pagbenta. Oh, ituloy natin ha! Bilis na ki, nagis na ba? BMEG! Bilis kita! Tuloy-tuloy ang BMEG Premium, tuloy-tuloy ang kita! Para sa mga inahin at pulets, mag-BMEG Integra 4000. Now with improved and better formulation. Mas maraming fertile eggs, mas maraming sisiw versus previous formulation. BMEG Integra 4000. Iba ang laking Integra. Nagpapakit sa'yo, di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Ilang isaw pa bang kakainin o giliw ko? Ilang tansan pa bang ipunin o giliw ko? Gagawin ko ang lahat pati ang thesis mo. Huwag mo lang ipagkait ang hinahanap ko. Sagutin mo lang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. At asahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba na tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya. Sintay, walang humpay na ligaya. At asahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko walang pangamba na tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya. At asahang ibigin ka sa tanghali, sa at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil
dahil ang puso ko'y walang pangamba na tayo'y mabubuhay ng tahimik at lukong ligaya. Asenso. Asenso. Agri-negosyo. Asenso. Agri-negosyo. Kasama si Mr. Asenso. Francis. Francis Cardona. At MJ Rivera. Asenso. Asenso. Agri-negosyo. Agri-negosyo. Patuloy pa tayo mga kasenso. Oras pa natin sa buong Pilipinas. Alas 5.39 na po ng magandang umaga. At ngayon pa dumako po tayo sa ating special feature. Ibibigay po sa atin ni kasamang Francis Cardona o ni Misa Denise Dinsay. So ito po ay may kaugnayan ano, noong ganap na Bimig Pestahan dyan po sa Tago, dyan po sa Davao City mga kasenso. Pakinggan po natin mga kasenso. Special feature. Special. Special feature. Asenso Agri-negosyo. Alagang BMEG Fiestahan is here again. Hangad ng BMEG na ma-educate ang ating mga hog raisers sa tama at ma-asenso pag-alaga ng baboy. Narito ang naging kaganapan sa Alagang BMEG Fiestahan sa Tagum City, Davao. Alagang BMEG Fiestahan is here again. Simula na naman ng paghatid ng mga kaalaman at kasiyahan sa ating mga Kapinoy na hog raisers. Nandito tayo ngayon sa Alagang BMEG Fiestahan. Ito ang unang fiestahan para sa taon na 2019. This is a two-day event at ang layunin namin dito ay i-educate ang ating mga raisers ng baboy para ma-optimize nila ang kanilang kita at sila ay umasenso. Ito yung role namin ngayon is helping yung mga raisers in the countryside. So kung asenso countryside, asenso din ang bayan, at the same time asenso din ang gumagamit ng BMEG. Yung hog raising business dito is sa tingin namin, sa study namin, malaking opportunity and it's a big business. Summer na kaya, nag-aalab din ang kagustuhan ng ating mga Kapinoy sa Tagum na matuto sa tama at maasensong pag-aalaga ng baboy. Sino ba ang gagabay sa kanila kundi ang powerful duo na sina Ginoong Tito Beltran at Dr. Eugene Mende? Maraming salamat po sa mga tiga Davao kasi bagamat nandito tayo sa Tagum, alam namin na maraming mga Dabawenyo galing sa kung saan-saan lugar ng probinsya ang pumasyal dito para makasama tayo sa fiestahan. Sana po marami kayong natutunan at makatulong ito para maging successful kayo sa backyard hog racing. At tandaan po ninyo, pag may sipag, may tiyaga, pag kayo po ay sumunod sa mga turo, sa BMEG, walang bigo. Salamat po. Di lamang tamang kalaman sa hog raising ang hatid ng BMEG. Mahalaga siyempre ang proper nutrition na makukuha supplements mula sa BMEG at San Miguel Animal Healthcare. Marami tumatangkilik sa BMEG Premium na hog na feeds kasi tiwala sila sa quality. Ang BMEG Premium feeds ay may natural odor eliminator and with Lean Plus technology, kaya naman mabigat, mapula-pula ang karne, manipis ang taba, mula biik hanggang sa pagbenta, bilis kita ka. Makakaasa po kayo na kami from San Miguel Animal Healthcare ay patuloy na mag-provide at bibigay ng mga seminars at services na tulad nito upang matulungan namin kayo sa proper management ng inyong mga alaga. Kaya mga kabimeg, iniimbitahan ko po kayong i-try ang mga produkto ng San Miguel Animal Healthcare. Meron kaming antimicrobials, supplements, dewormers at disinfectants. Kaya subok na, sigurado ka pa.
marami ng testimony, marami ng ginawa ang kumpanya para kayo makapag-avail ng pinakamagandang klase ng feeds. Feeds yun ng San Miguel. No? Cluster number one, in every home, nandun si San Miguel. In every home, nandun si BMEG. So, try it. Hindi talaga kayo magsisisi. Of course, this is a special day. Marami rin kaming mga pa-games, para-raffle prizes, made specially for the participants. Isang Kapinoy pa nating dabawenyo ang maswerteng nag-uwi ng brand new motorcycle mula sa alagang BMEG Piyestahan. Natutong ako mag-racing seminar at saka nanalo pa ako ng isang motor sa BMEG. Magdagang salamat. Maraming salamat sa lahat ng umattend ng aming day one ng Alagang BMEG Piyestahan, yun pong Hog Racing Seminar. Sana marami kayong natutunan at marami kaming na itulong sa inyo. Yan ang Alagang BMEG, Alagang number one. Alagang BMEG, Alagang number one. Alagang BMEG, Alagang number one. Para mapanood muli ang Alagang BMEG Piyestahan Hog Raising Seminar sa Tagum City, Davao, mag-subscribe po kayo sa ating Alagang BMEG YouTube channel. Special feature. Special. Special feature. Asenso Agri-Negosyo. Umuulan ng inspirasyon at impormasyon tungo sa pag-asenso mula sa Rain Podcast Center, Manila. Rumoronda na ang pag-asenso sa buong Pilipinas at buong mundo. Ito ang Rain Ronda Asenso Internetwork. R-A-I-N. Rain. Rain. Bilis na kinagis na ba? Oh, bakit yung tinigil? Sa pagpapalaki ng baboy, dapat ituloy-tuloy ang BMEG Premium Hog Feeds hanggang Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus technology, kaya mas mabigat at manipis ang taba ng baboy sa panahon ng pagbenta. Oh, ituloy natin ha! Bilis na kibis na ba? BMEG! Bilis kita! Tuloy-tuloy ang BMEG Premium, tuloy-tuloy ang kita! Para sa mga inahin at pullets, mag-BMEG Integra 4000. Now with improved and better formulation. Mas maraming fertile eggs, mas maraming sisiw versus previous formulation. BMEG Integra 4000. Iba ang laking Integra. Nasubukan nyo na ba? Sumayaw ng tsa-tsa. Ito'y natutuwa. Tulad ni Aling Linda. Habang naglalaba, sumasayaw ang lola. Nakangiti pa siya. Dahil ang
pagkanan nyo lang ang iyong hapbang pakinding-ending lang ang amanang ipihit ang tadyang at pag-ibaywang magsyalalalalalalalang kaliwat kanan nyo lang ang iyong hapbang pakinding-ending lang ang amanang ipihit ang tadyang at pag-ibaywang magsyal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 ang kending-kending lang mga manang ipihit ang tadyang at pati baywang magsyalalalalalalalalang kaliwat ka na nyo lang ang habang pakending-kending lang mga manang ipihit ang tadyang at pati baywang magsyal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 ang Asenso Asenso Agri-negosyo. Asenso. Agri-negosyo. Kasama si Mr. Asenso. Francis. Francis Cardona. MJ Rivera. Asenso. Asenso. Agri-negosyo. Agri-negosyo. Headline. Headline. Balita. Balita ngayon. Headline. Balita ngayon. Sa Asenso. Agri-negosyo. Alas 5.49 ang ating oras. Asenso 3 minero ang nasawi matapos na makulong sa ginagawang tunnel para sana sa small-scale mining na nasupukay sa sumingaw na mabahong amoy sa barangay Santa Teresa, Lorito, Agusan del Sur, kahapon. Inilala mga biktima na sina Dennis Distora Pigarido, 27 taong gulang, Kenneth Kiera Dagwes Mayuga, 18 taong gulang, at 15 taong gulang na binatilyo na pawang residente ng nasabing lugar. Sa ulat, alas 10 ng umaga habang nasa tinatayang 70 talampakang lalim na hinukay si Pigarido nang biglang may sumingaw na amoy, kung kaya agad siyang humingi ng saklolo sa mga kasama. Mabilis siyang tinungo ni Mayuga pero kapwa na hindi nakalabas ang dalawa. Sumunod na pumasok sa tunnel ang binatilyo pero maging siya ay natrap at posibleng nalunod ng tubig sa loob. Samantala, bumilang ng ilang oras bago naiahon ang mga biktima dinala sa Lorito District Hospital pero kapwa ay diniklarang dead on arrival. Sa iba pa natin mga balita, naitala ang unang kaso ng African Swine Fever or ASF sa La Union sa barangay Kadaklan, San Fernando City. Ayon kay Dr. Flossie Decina, City Veterinarian, napagalaman na mahigit 30 baboy ang namatay mula sa isang piggery. Lumalabas sa resulta ng test sample na positibo sa ASF ang mga namatay na baboy, kung kaya't agad na ibinaon ang mga ito sa lalim na 6 na talampakan sa naturanding lugar. Samantala, ipinapatupad ngayon ng lokal na pamahalaan at City Veterinary Office ang mga kakulang hakbang para mapigilan ang lalo pang pagkalat ng nasabing virus. Isa na dito ang sinagawang disinfection at mahigpit na checkpoint sa lahat ng mga sasakyan na lalabas at papasok sa nasabing lugar. Samantala, kasenso, sinuspindi muna ng Department of Education DepEd ang pagsasagawa ng lahat ng mga national at regional events bunsod pa rin ng outbreak ng coronavirus disease or COVID-19. Ayon sa DepEd, kabilang na rito ang mga palaro regional meets kung saan na nagtitipon-tipon ang mga student athletes mula sa iba't ibang mga lokalidad. Ang pasya naman ukol sa palarong pambansa ay nakasalalay sa desisyon ng palaro board. Kaya pa man tuloy pa rin ang National Festival of Talents at National School of Press Conference dahil sabi niyo na ang mga kalahok. Kiniyak naman ng kagawaran na kanila nang pinaigting ang mga precautions upang masiguro ang kapakanan ng mga estudyante. Samantala, mga pasya, kaugnay sa iba pang mga aktibidad ng DepEd ay depende pa sa magiging abiso mula sa Interagency Task Force. Balita sa ibayong dagat na sa 6 na katawang patay habang 28 ang nawawala makaraang gumuho ang hotel sa ginagamit bilang coronavirus quarantine facility sa siyudad ng Guangzhou, China. Una nang iniulat ng Chinese officials na nasa 71 kataong umano'y na trap matapos na bumigay ang 5 palapag na Xenia Hotel. Sa ngayon, sinusuyod pa rin ng mga rescue workers ang nasabing hotel. Nasa kabuang 43 katao ang na-rescue mula sa wreckage. Ayon sa China's Ministry of
of Emergency Management nasa 200 na lokal at 800 na Fujian province sa firefighters ang ipinadala sa lugar kasama ang 11 search and rescue teams at 7 aso. Kiniyak naman ang Guangzhou authorities na may mga nakadeploy na mga ambulansya, excavators at cranes sa site. Base sa datos ng Guangzhou, nasa 47 kaso ng COVID-19 ang sumilalim na sa quarantine. Kaasenso, wala o manong nakikitang dahilan si Pangulong Rodrigo Duterte para magsuspindi ng pasok sa trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, pati na rin sa mga paaralan. Ito ay kahit na aprobado na ni Pangulong Duterte ang magdideklara ng public health emergency sa buong bansa matapos na itanaas ng Department of Health ang alert level sa Code Red sub level 1. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi naman daw mataong lugar ang mga tanggapan ng pamahalaan. Nakasalalay na rin niya sa lokal na pamahalaan ang pagdedesisyon kung magsususpindi ng klase kung sa tingin nila ay mayroon namang pangangailangan. Kasabay nito ay inihayag ng kalihim na wala raw balak si Pangulong Duterte na limitahan ang public engagement nito. Ayon pa kay Panelo, marami pang nakahanay na schedule na aktibidad si Pangulong Duterte at wala namang kinakansila. Samantala, wala rin plano ang palasyo na magpatupad ng lockdown sa buong Malacañang complex. Sa iba pa natin mga balita, nagbabala ngayon ang Presidential Task Force on Media Security sa mga nagkakanlong at protector sa utak o mastermind sa pangamaril at pagpatay kay Eduardo Eda Dison, news anchor ng Brigada News FM sa Quilapawan City. Matatandaan na una ng labas ng warrant of arrest si RTC 12 Judicial Region of Branch 61 Judge Hinilinda Molina Diaz laban kay Dante Tabusares alias Bong Encarnaciona. Binalaan ng PT form sa lahat ng mga local officials, mga pulis, mga sundalo at mga sibilyan na nagkakanlong at nagpoprotekta kay Tabusares na mananagot sila sa batas. Sa kalatas na ipinadala ni Director Undersecretary Joel Aiko kay PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpus na namataan umano ang suspect na may maarmadong security escort at malayang naglilibot sa Quilapawan City at probinsya ng Cotabato. Samantala, agad na inatasan ni General Corpus ang pulisya sa Region 12 na ipatupad ang warrant of arrest kay Tabusares. Sinabi naman ni Quilapawan City Chief of Police Lieutenant Colonel Ramela Humilla na patuloy nilang pinaganap si Bong Encarnacion na palipat-lipat ng tirahan. Kikipag-ugnayan naman si Colonel Humilla sa iba pang law enforcement unit lalo na sa ibang tanggapan tulad ng paliparan at pantalan upang hindi na makalabas ng bansa si Tabusares na suspect sa pagpatay kay Eda Dizona. Marami naman ang naniwala na posibleng nagtago sa ibang lugar si Tabusares o kaya'y umanib sa New People's Army NPA. Sa ngayon ay patuloy na pinaghanap ng mga otoridad ang suspect sa mga lugar na posibleng pagtataguan nito. Samantala, good news, mas mababa na ngayon ng 10 piso ang presyo ng bigas sa bansa. Pagmamalaki ni Trade Secretary Ramon Lopez isang taon ito matapos na may patupad ang rice tarification law. Aniya mula sa dating 49 pataas na presyo ng Wilda Milda rice, nasa 38 hanggang 39 na lang ito. Tunayan ganito ang presyo ng bigas sa halos sa lahat ng mga pamilyana. Dagdag pa ng kalihim, napapakinabangan na rin ngayon ang lokal na unang mga lokal na mga magsaka ang 10 bilyong pisong Rice Competitiveness Enhancement Fund mula sa buwis sa rice sa importation. Pebrero taong 2019 nang lagdaan ni Pangulong Duterte ang batas na nagpapahintulot ng unlimited rice importation kapalit ng pagbabayad ng taripa sa gobyerno. At yan po ang ating mga headline balita ngayon. Sa pangalan po ni kasamang Francis Cardona, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita, MJ Robert. Saan man panig na mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino.
Oras sa buong Pilipinas, alas 5.58 na po ng magandang umaga. Pasenso yan po ang kabuuan ng ating pampalatuntunan sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay hanggang bukas pumuli. Sa ngalan po ng abang-ubo ng ating pampalatuntunan sa ating pong creator at producer ng programang Asenso Agrinegosyo, maraming salamat kay Sir Francis Cardona. Maraming salamat din sa nakasama natin dyan sa control kay kasamang Glenn. Maraming salamat sa mga himpilan ng Radyo Pilipino, 1FM at RPN Radyo Ronda sa buong Pilipinas. Ako po ang inyong nakasamang inyong lingkod, MJ Rivera. Muli, maraming salamat at magandang umaga, Ka-Asenso! Inyong natunghayan ang Asenso Agrinegosyo. Ugaliing makinig sa Radyo Asenso, ang inyong kaakibat tungo sa pag-asenso. Hanggang sa muli! Rumoronda na ang asenso. Umaasenso na ang pagronda. Mula sa Rain Podcast Center Manila, rumoronda na sa buong bansa ang asenso sa pamamagitan ng DWPR Dagupan, DZRL Batac Ilocos Norte, DZBS Baguio, DZTC Tarlac, DZLT Lucena, DZYM Mindoro, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DZK